Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tama na minsay, umibig, at nagmahal sa'yo ng labis. Pag-ibig... I know your secret. Gusto mo si Brennan. Bakit hindi na lang tayo magtulungan? Pag nakuha ko na si Megan, pwede na kayong magsama ni Brennan. Hindi. Kung ikaw kaya mong sumira ng pamilya, ako hindi. Kaibiganin mo si Eric. Mas madaling hulihin ang ahas kapag nasa sarili mong hawla. Yanie, may sakit si Thirdy. Kailangan ko umuwi ng bahay. Masyado nang masikip sa kwartong to. Subukan mo bang matulog sa kama nila? Suotin ang mga damit niya o magkunwaring ikaw siya. Ingit ako. Hindi ka dapat sa akin mainggit. Kay Megan dapat. Ikaw lang ilusyonada dito. Sinong ilusyonada? Anong ini-ilusyon mo, Cassandra? Dapat mag-ingat ka. Kung mga tao nakapaligid sa'yo, baka gustong kunin kung anong sa'yo. Gusto mo sabihin ko kay Megan dito ko sa ating dalawa? Bakit hindi? Kung yun yung kailangan mong gawin para mag-aayos, bakit di mo gawin? Inayos ko na po ito para po sa inyo to kapag nasa Maynila ako, mayroon po kayong kuhanan ng pera. Naku. Salamat, anak. Pero, alam mo, hindi ka naman namin inuobliga na magbigay sa amin, anak. Salamat pa rin, pero alam mo, may hanap buhay pa naman ako, may hanap buhay pa naman ang tita Nilda mo. Kaya pa naman namin ang sarili namin. Alam mo, mas mabuti pa kung iipunin mo lang ang sweldo mo para sa iyo, sa sarili mo. Mas makakatulong yan sa kinabukasan mo, kinabukasan ng pamilya mo. Salamat, anak. Tay, kayo po yung pamilya ko. Kinabukasan natin. Hayaan niyo na po ako, Tay. Sige na, Tay. Hayaan niyo na po akong alagaan kayo. Kayo po ni Sunny, ni Auntie Nilda. Hayaan niyo po akong makabawi. Panghabang buhay po ang utang na loob ko sa inyo. Anak, ano ka ba? Matagal ka nang bawi. Mula nang sinakripisyo mo, ang pag-aaral mo, para maitaguyod mo nanay mo, maitaguyod mo kami, ng kapatid mo, ni Sunny. Bawi ka na. Tay naman eh. Sige na po. Mahal na mahal ko po kayong pamilya ko. Kaya hayaan niyo na po ako, ha? May problema pa, anak? Ma, may itatanong ako sa'yo. Kung may problema kayo ni Papa, paano niyo inaayos? Problema saan, iho? Let's just say, trust issues. Iho, pagdating sa trust, wala akong naging problema sa Papa mo, eh. Although we had little misunderstandings, marami yan, they came and they went, pero alam mo, palagi namin pinag-uusapan. Alam mo naman ang Papa mo, gusto niya maayos ka agad yan. Yeah. We don't make it like last the whole night and the next morning it's still there. Ang ating pamilya ang pinakamahalagang blessing sa amin ng Papa mo, iho. At nangako kami na iingatan namin ang aming marriage para sa inyong mga anak namin. That's why hindi namin nahayaang maapektuhan to ng kahit anong issue. Brennan? Yeah? May problema ba kayo ni Megan? Wala naman po. Bakit yun naman huna tanong? Alam ko naman kasi na hindi ka pupunta rito sa bataan sa amin kung walang dahilan, kung wala kang problema. Tayo naman eh. Kilala kita.
Magulo ba dun sa kinaroroonan mo ngayon? Ewan ko po tayo, parang namimiss ko po yung dati. Yung tahimik lang po, masaya. Namimiss ko po yung dito. Kailangang maging magulo ang buhay mo eh. Sa bagay, nasa sa'yo yan. At nasa iyo talaga yan. Kung gusto mong tumahimik ang buhay mo, pagdesisyonan mo. Mas masarap ang tahimik na buhay. Hindi naman kailangan ng maraming pera, magandang karir. Di ba? Nothing serious. Okay, sa totoo lang, konting misunderstanding, pero yun lang, huwag kang mag-alala. Maayos ko naman yan. Oh, well. Leo, kung ano man ang misunderstanding niyo ni Megan, kahit na gaano kalaki, kahit na gaano kalit ito, fix it, Leo. Fix it fast, no? You guys are married. Meron kayong anak. Yung sinumpaan nyo, remember that panghabang buhay yon. Merong isang batang umaasang hindi masisira yon. At doon nakasalalay ang kanyang kinabukasan. Brennan, I'd like you to remember that. Sige po, tay. Isip lang kayo lang. Tatawagan ko po kayo, tay, ha? Yanie, anak. Kung ano man ang desisyon mo, lagi mong tatandaan, nandito lang kami. Pamilya mo kami, susuportahan ka namin. Kung ano man ang makakapagpaligaya sa'yo, gawin mo. Siyempre, alam mo naman na ang mahalaga lang, hindi ka makakatapak sa ibang tao, hindi ba? Halika nga rito, mayakap nga ulit. Mag-ama, kung maggambingan, parang ilang taon hindi nagkita. Naku, hayaan mo na nga ako, Nilda, huwag kang KJ. Hihira na ako makapaglambing sa mga anak ko eh, pagbigyan mo na ako. Yanie, may request ka bang ulam? Ay, naku, auntie, wag na ho. Luluwas na rin po ako ngayon eh, kailangan na po ako sa hotel. Salamat na lang ho, ha? Tay, sige, tatawag po ako. Salamat, anak. Sigurado ka bang babalik ka dun sa hotel? Baka naman pwedeng pagpaliban mo yung pagpunta sa hotel na yan at dito ka muna ngayong gabi. Nakasama ka man lang namin isang beses pa. Pagbigyan mo na ang tatay mo, Yanie. Minsan lang maglambing yan. Tay naman eh. Relax. Sige na nga. Pero bukas po ha, maaga po ako babalik. Oh, sige.
Nakikita ko si Megan nahihirapan. Sana gawin mo naman patas yung laro. Trabaho ka na? Sana naman bukas makahanap ka na ng trabaho. Hirap na ako, Justine. Ano ba yan, Justine? Ako na lang naglalagay ng pagkain sa mesa. Mahiya ka naman sa akin. Tulungan mo naman ako. Tsaka, yung pamangkin mo. Marami na naman bayaran sa eskwelahan. Babayad pa tayo ng tubig, ng kuryente. Kung wala kang maibigay ngayon, maghanap ka ng mauutangan mo. O kaya naman ng masasangla mo. Sige na. Una akong paproblemahin ng ganito at aaborido ako. Morning, honey. Wake up. Morning! Breakfast in bed. And a roast for you. Good morning! I prepared breakfast for you. Ako mismo. Is it my birthday? Damn. Ba't kailangan ba ng okasyon para ipagluto ka talang breakfast? Okay, so ano naman kaya ang malaki mong kasalanan para gawin to? Marami. Marami akong kasalanan. Kaya gusto mong bumawi. Ito. I hope you enjoy it. Thank you, hon. Thank you very much. Salamat, Yanie, ah. Pumayag kang lumabas na kasama ako. Okay lang, nagpaalam naman ako sa opisina. Sabi ko, after lunch na lang ako papasok. Kamusta ka na? Ayos lang. Ikaw? Okay lang. May trabaho ka na ba? Mag-aanap. Pero walang gusto kong mga. Kakalabas ko lang daw ako sinakulungan eh. Absuelto ka naman eh. Wala kang kasalanan. Alam, dapat nila yun. Yun nga yung pinapaliwanag ko sa kanin eh. Kala kasi nung iba. Porkit nakulong, kriminal na. Hindi na pwede pagkatiwalaan. Hirap yan eh. Hirap. May tutulong ba ako? Sa dinami-dami ba naman may tulong mo sa akin at saka sa pamilya ko? Hayaan mo naman na akong tumulong sa'yo. Tanong ko lang sana kung gusto mo pa bang tanggapin to. Alam mo naman yung isasagot ko dyan eh.
kung ganun pwede ka na ba ibenta? Kailangan kasi nang ipag-atomangking ko eh. Wala na kasi ang pantustos sa kanila. Okay lang. Pasensya ka na. Alam mo, tinuturoy ko pa rin sa'yo ito. Pagsubok ng to, lilipas din ito. Your favorite. Thank you. Han, sorry about last night. Sorry, also. O ano? Nakahilata ka na naman ba dyan? Miss na maghanap ka na mapapasukan mo? Kasi naman, dapat iniingatan ng trabaho. Ano ngayon? Kalaking tao eh. Palamunin ng hipag. Gusto kong pakasalan mo ako. Hindi ko kaya. Pinilit ko. Pinilit kong gustuhin. Hindi ko talaga kaya. Mahal kita. Bilang kaibigan. Hindi tulad ng inaasahan mo. Okay din ang lahat. Pagsubok ng to, lilipas din ito. Balang araw, Yanie. Isang suot mo ulit to. Balang araw. Pasensya na po, kailangan niyo po lumipat pa ng ibang room. Okay lang. Hindi niyo naman kasalanan na masira yung aircon, di ba? Sir, tulungan ko na po kayo maglipat sa kabilang room. Okay. Tama na po dito, sir. Sige. Dito po tayo. Yanie, pwede pong makisumo muna? Pwede pong dito po muna kayo kasi ingihina po ako eh. Oh, sige. Thank you po. Oh, basta bilisan mo ha.
ako, Ben. Ito. So you're serious kukunin niyo na yung Sun Lake Resorts? Yes, we're sure about it. Na-rundown mo na yung lugar at padami kailangan gawin doon? Alam mo, parang marriage lang yan. Kahit anong bagyo ang dumating, maayos at maayos. Ano ibig sabihin nito? Nagsinwaling ka sa akin? Sabi mo si Brennan ang ama ni Thirdy. Yanie? Han?